Nasa dugo ata talaga ni 30 ang paglipad mula sa pagiging Ravenna, naging isang agila noong maglaro para sa Ateneo. Tapos ngayon naman ay magiging Phoenix sa kanyang pagpirma sa SanEn, isang koponan sa Japanese B-League. Bagaman may mga nauna ng mga atletang Pinoy na sinukat ang kanilang talento sa kompetisyon sa Japan, tulad ni na Mark Espejo, Brian Bagunas at magkapatid na Dindin at Jaja Santiago, si 30 ang unang babagtas ng daang ito sa larangan ng basketball bilang kauna-una ang Asian import ng liga. Ang isang agila, kailangang ibuka ang kanyang pakpak at lumipad sa impapawid para ipamalas ang kanyang bangis, kahit na nangangahulugang siya'y panandali ang lilisan sa kanyang pugad. Dadayo si Ravenna sa isang lugar na hindi madaling aayon sa kanya ang mga nasa paligid. Magiging matindi ang sakripisyo pero baon-baon naman niya ang pangarap at tiwala ng kanyang mga iwan dito sa Pilipinas upang maipamalas ang galing ng Pilipino sa ibang bansa. They'll not see me as third year Ravenna, they'll see me as the player from the Philippines. I can't help but feel sad na iiwan ko yung family and friends ko dito in the Philippines, but you have to do what you have to do, so... Hindi rin kasi matatawaran ng laki ng paglago ng laro ni 30. Iyong development niya noong nasa Koleyo siya sa kalinga ni Tab Baldwin hanggang maging bahagi ng Gilas Pilipinas, marami rin talaga ang makapapansin at unti-unti ring tataas ang value o tingin sa iyo ng mga interesadong manunood. Isa na nga rito ang SanEn Neo Phoenix. Kulelat at nasa dulo ng standings, puspusan marahil ang paghahanap ng koponan ni Kenjiro Hongo ng manlalarong akma sa kanilang style of play upang maiwasang bumagsak sa kanilang kasalukuyang division sa B-League. Kaya naman noong makita nila ang enerhiya, bilis at pagdepensa ng isang Ravenna, naghain sila ng offer na mahirap tanggihan. Kung maglalaro ka bilang import, dapat ang bayad pang import din. Kaya naman, magiging higit na malaki talaga ang magiging sahod ni 30 kumpara kung sa Pilipinas siya maglalaro. Kung ikaw nga ay dadayo, alangan namang tabla lang ang gugustuhin mo pagkatapos maglaro. Reinforcement o hugot si Ravenna ng koponan ng Neo Phoenix na naglalayong mapaganda ang performance nila kumpara sa dati. Dapat matumbasan ni 30 ang playing time na ibibigay sa kanya ng mga magagandang numero sa loob ng court. Dapat matumbasan ni 30 ang tiwalang ibibigay sa kanya ngayon. Hindi ito ang panahon para mag-choke at magpalamon sa pressure. Nananalaytay ang dugo ng isang atleta. Likas ang taas ng talon nitong si 30. May kabataan pero pangmamaan talaga ang katawan. Nakapaglaro na rin sa kumpas ng ilang coaches na may sistemang pinaiiral. Marami talagang posibleng gawin ang 3-time UAAP Finals MVP sa loob ng court. Mga kakayang napatindi pa lalo ng pagsasanay, kaya naman marami ang napahanga. I have to have better handles, number one, and also be more consistent with my shooting though. So especially now that I'm gonna have to hold the ball more because of my smaller position, now that I'm playing a shooting guard position, actually point guard shooting guard position. Sa posisyong ibibigay sa kanya ng SanEn Neo Phoenix, sana maging prime Russell Westbrook ang maging galawan ni Ravenna. Ma-develop niya pa sana lalo ang kanyang decision making pati na rin ang kanyang shooting. Sana mailabas niya ang kanyang full potential nang sa gayon ay maging buo at hitik siya sa karanasan pagbalik niya rito sa bansa. Selfish o makasarili ba siyang maituturing sa pagpiling maglaro sa Japan? Malaking hindi. Minsan ang pagpili sa sarili ay higit na makabubuti para sa nakararami. Mabibigyan siya ng pagkakataong ma-expose at mamulat sa kung paano ang basketball sa ibang bansa. Malaking bagay na kaagad iyon kung magiging bahagi muli siya ng Team Pilipinas. Dahil bukod sa kanyang laro, may ibang perspektibo o pagtanaw pa siyang maiaambag. Matagal at hindi madali ang desisyon. Maraming kailangan sa alang-alang. Playing time, proximity o layo ng lugar, mga makakasama at iba pa. Pero alam niyang nasa tamang direksyon at wala naman sigurong pagsisisihan dahil sinunod lamang niya ang ninanais ng kanyang puso. It's what I wanted to do and it's definitely gonna help me become a better person. So absolutely. It's also an inspiration for me to just keep working hard and representing the country in the best way that I could.
win-win situation ito para sa lahat. Kay 3D, sa Sanen, sa kultura ng basketball sa Japan at Pilipinas. Panigurado may mga adjustments na dapat gawin at mga pagsubok na darating. Pero alam nating lahat na bahagi iyon ng proseso. At sa paglipad at paglalakbay ni 3D, batid naman niyang mayroon siyang mga teammates, old and new, kaibigan at pamilyang handang sumuporta sa kanya kahit ano pa ang mangyari. Pansamantalang lilisan pa Japan, layuning maipakita ang bangis ng isang bayan. Mawala man sa kanyang comfort zone ngayon, hindi naman makalilimot sa pinanggalingan. Ang himpapawid man ay malawak, alam ng isang agila ang daan pabalik sa kanyang pugad. Uli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang-ayon sa akin, ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang puot at galit ang ating pairalin, kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para hindi nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.